Welcome back to my channel. Umpisa na natin. I really missed reviewing slingshot frames, no? As much as possible, I do not use different frames anymore because of tournaments. I wanted to focus on only one slingshot so I can be accustomed to it, you know, mapag-aralan natin yung accuracy niya, yung consistency. So I avoid reviewing different slingshots, especially yung mga slingshot na magkakaiba yung mga sizes and style ng paghawak mo. But as you know, I don't know kung alam nyo na pala, there will be a tournament this coming May 5. So very excited ang tatay nyo. The tournament will be focusing on traditional slingshot. So I have a reason to review a traditional slingshot or a natural fork slingshot. So what we will be using is a natural fork slingshot. And instead of stone as the ammunition, we will be using marble for safety. So basically, I will be showing you not one, but two natural fork slingshots. I will be showing you what I will be using during the traditional slingshot tournament. Let's start with the ammunition. So basically, as I've said, hindi stone or hindi bato ang gagamitin natin. We will be using cat's eye marbles. As you can see, compared to the steel balls that I am using, this is quite heavy. Now, for the pouch, we will be using simple shot pouch. This is the one included on every frame that you buy from Simple Shot. I don't think it would fit the marble, no, it's very small as well, but this is the biggest pouch I have, so this will do. Next is the latex. I normally use 0.45 thickness of Falcon latex, but as I've said, the ammunition is quite heavy, the pouch is quite big, so medyo weighty. Tama ba yung term ko? Weighty. Mabigat! Anyway, instead of 0.45mm thickness, level up tayo! 0.55mm ang thickness ng gagamitin ko. Plus, I will be using wider and tapered latex plus shorter siya compared to the one I am used to on the 8mm. Hopefully, kayanin ko ang kanyang draw weight. Medyo matigas talaga. I have prepared two different sizes. So, let's see kung ano ang mas okay na gamitin. And, as for the fork, natural fork, as I've said, I have two. I have installed the thicker bandset, I mean the wider and shorter bandset dito sa Guava branch na gawa ni Sir Bertlingat. I also installed the, what do you call this? Grip wrap or support so that you can grip it better. So this is one. And also, from Sir Lordy Guevara, I've installed the longer bandset para makompare natin yung kanilang performance. So, ready na ako? Na-install ko na. I have two natural fork slingshots. Kaso hindi tayo pwedeng mag-practice dito sa bahay. Kaya samahan niyo ko. Dadayo tayo. Look, mano, hands. Guys, huwag niyo pong gagayain niyo. Thank you.
Gas! Init, ha? 1 to 10. Oo, di ba? Time check, alas 6 na, pero ang init pa rin. Taas. Sa wakas, nakapag-practice din sa tinagal-tagal. Kaya lang, talagang, ewan ko, habang nagpa-practice ako, para akong nililitsyon. Mukha lang ako litsyon, pero sobrang init. Nakita nyo naman yung area, no? Ang bubong niya is yero, so it adds up to the heat. Kaya medyo nahirapan ng tatay niyo. Talagang tumatagaktak ang mantika ko. So, hindi ako nakapag-practice ng todo-todo. Hindi ako nakapag-experiment kung ano pa pwede kong gawin. At naputol pa ang sabitan ng aking target. So, talagang pinatitigil na ako. Anyway, doon sa small amount of time na na-try ko yung dalawang slingshots, eh, makakapagbigay naman ako ng aking final thoughts. Okay, so sa final thoughts ko, I'll start with the ammunition. Kasi yun ang talagang nagbigay sa akin ng problema. Chain reaction, ika nga. Why? First, the ammunition is 15mm in diameter. Napakalaki ng difference from the 8mm na steel ammo na ginagamit ko. Now, having this size, automatic yung weight niya is really heavier than the 8mm steel ball. Yung 8mm steel ball, I think it's around 2 grams. Tingnan natin. Medyo nilista ko yung mga final thoughts ko para sigurado tayo. So, I think it's around 2 grams of weight yung 8mm. And this one, 6 grams. So, napakalaking difference. Next would be, syempre malaki yung ammunition, you need a bigger pouch. Dun sa mga hindi nakakapansin, a bigger pouch adds weight dun sa ating latex. So, bigger ammunition, bigger pouch, heavy. Kaya ang kailangan talaga natin, as much as possible, is a heavier strength ng ating latex. Mukhang kailangan ko ng palitan yung latex. Kita nyo naman, sandaling tira lang. Medyo meron na siyang damage. So, kailangan ko talagang pag-aralan yon. As I've said, napakalaki ng pouch. So, I am having difficulty holding the pouch naturally. Kasi, if you will notice, sa side na to, bumabangga na sa aking fingers ang pouch. So, there is a possibility na pag ni-release ko, hindi that clean ang aking release. So, pwedeng matamaan at mawala ng direksyon. Kailangan ko talagang siguraduhin na very clean ang release ng aking pouch. In addition to that, kung mapapansin nyo, if I put the ammunition dun sa pouch, medyo hirap talaga tatay nyo, ewan ko ba? Okay, if you notice, this is aligned, no? Kung makikita nyo yung green na pinantali ko sa pouch and sa bands,
magkatapat sila. Pero, konting galaw, nagbabago ang alignment ng aking bandset. So, again, there is a possibility na hindi maging consistent ang aking hits. Kaya kailangan, siguraduhin ko, pantay siya at hindi tabingi. Ang mahirap doon, sa hirap, i-draw nitong napakakapal na bands. Eh, talagang challenge sa akin. Pero, hindi pa rin susuko ang tatay niya. Laban lang. For the two band sets naman, no, na ginamit ko, as I said earlier, yung isa medyo mahaba, this one, and this one is shorter. Ang napansin ko lang, kulang pa rin talaga sa power yung mahaba-habang bands. Kaya kung nakita nyo sa practice ko, hindi ako makatama dahil hindi umaabot yung ammunition doon sa target. Pero for the shorter and wider na cut, medyo umaabot naman na. Konting palubo lang, tumatama na rin. So I will be using the shorter and wider cut ng aking band set ko. Now, syempre, let's go to the natural fork slingshot. My favorite talaga itong mga slingshot na to. So, this one is made by Sir Bert Lingat, no? It's a guava, bayabas, sabi nga. Nung panahon ko, nung alaw, eh, sikat na sikat ang bayabas na slingshot. Why? Because of its durability and strength. And also, dahil kabisado na ni Sir Bert kung ano yung hilig ng aking gamay, ergonomics, sigurado tayo dyan. Alam na niya kung paano ako humawak ng slingshot. Medyo pinataba nga lang niya, yung slingshot ay yung grip at ako rin naman, para sigurado, nilagyan ko siya ng support para hindi dumulas ang aking grip kahit na napakahirap batakin ito. Napakasarap hawakan and very secure sa kamay ko because of the shape. But, even though na-alter ng konti yung shape, makikita pa rin natin yung letter Y na traditional shape ng ating slingshot. 2 thumbs up, Sir Bert Lingat's natural fork slingshot. Next naman, syempre, yung gawa ni Daddy Lordy, Lordy Guevara. This is also a natural slingshot pero medyo may modern touch because of the design. This is a tamarind, yung sabi nga nila sampalok na wood. It is the same as the guava na napakasikat nung panahon ko. Kaya I am sure na ito ay durable and of course yung strength niya sigurado rin. Kaya hindi ako papahiyain itong mga to. As you can see, sabi ko nga modern design. More modern yung shape niya pero andun pa rin yung Y shape. Plus, minintain ni Sir Lordy yung mga barks nung tree. Aesthetic design din yan. At the same time, it helps na hindi dumulas ang kamay mo. So, very ergonomic. Plus, it also helps na hindi dumulas ang kamay kahit na napaka-tigas batakin ng ating bands. I know both of these will help me in the tournament. Kaya lang hindi pa ako maka-decide talaga kung alin yung gagamitin ko as my main slingshot and kung alin yung backup ko. So, abangan nyo na lang sa tournament. To sum it up, heavy and large ammunition plus very big pouch and thick and short latex equals disaster. Anyway, pipilitin natin yan for the love of slingshot. Sabi ko nga, disaster to. Pero, siyempre, meron din naman tayong inaasam dahil ang target natin ay hindi yung ordinary na, anong atawag dun sa tagal ko nang hindi ginagamit, spinner target. Yun. Ang gagamitin natin, as I've said, traditional to, so mga lata ang target natin. So, even though medyo mahirap, medyo malaki naman ang ating target. So, there is still a chance for me. Hopefully. See you on May 5. Ito po ang details. Masahin na ng tatay nyo para sigurado at malilimutin na. May 5, 2024, UP Sunken Garden. Doon po tayo magtuturnament.
and the tournament will start at 8 a.m. onwards. All Slingshot teams under PSF and all Slingshot enthusiasts are invited. Kita-kita tayo ron and let's have fun. The registration fee is 100 pesos if I'm not mistaken. And there are lots of giveaways, trophies, and hopefully cash prize din meron. So, see you there! Pero syempre, before I end this video, I would like to thank my sponsors. Kita nyo naman, may sponsors na ako ha. Thank you, Sir Bert Lingat and Sir Lordy Guevara. Salamat po sa sponsorship. Sigurado gagamitin ko to at sigurado gagawin ko ang lahat para ipakita ang best ko. Sir Bert Lingat, Sir Lordy Guevara, thank you very much talaga dito. I truly appreciate your generosity. Nung narinig niyong wala akong gagamitin na natural fork slingshot, immediately you contacted me and offered to make these beautiful slingshots. Maraming maraming salamat mga sir, mga master, and God bless sa inyo and more power to your slingshot craft. So, that's all for today's video. If you like my presentation, please click on the like button and share nyo na rin po. Doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, what are you waiting for guys? Click on the subscribe button and click on the bell icon for notification. Thank you! Yung green. Ay, wait lang po. Hey! Excuse me! Oh, sorry, sorry. Sorry. Okay. Apo. Pantay. Sorry. Gusto mo isama yun? Isama natin sa bloopers. Galit po yun eh, okay ano? Sorry! Astro! Oh no, sorry ah! Peace tayo! Nagbibideo kami rito, ngiyaw ka nang ngiyaw dyan eh. Hindi kami matatapos. Ano ba yan? Quiet ka lang sandali para matapos na kami. Wow, ang kulit. Isa pa lang yan. Hintayin niya yung iba pa. Tulog lang. Huy, quiet ka na. Madali naman kausap. Sige, sige. Balik na tayo trabaho.